Good day mga ka-dreamers, no? So ngayong araw mga ka-dreamers, maghuhulog tayo ng angkla using gravity. So as you can see, disengage na yung clutch natin and open brake na ni EB yung ati ang handle brake. Ano open brake niya? And then let's go. Naghulog na. And then brake ulit para hindi maubos yung angkla. Yun, open brake na naman. Hulog na naman. So, kusa siyang maghulog kapag i-open brake mo mga ka-dreamers, no? So, ang bilis mga ka-dreamers, no? Hindi, no? Ni-brake mo naman ulit, yan. So, ihulog yung angkla kung magkanong shackles or ilan yung shackles yung gusto ng ating kapitan. Kasi siya naman yung overall command talaga yan. Yan yung palatandaan namin sa kung ilan na yung shackles na nahuhulog doon sa dagat. Yun. So yun yung way ng pag ano ng angkla paghuhulog using gravity. Meron ding isa using by windlass, using by motor, no? So dapat i-engage mo yung handle brake para yung clutch ng handle, clutch handle brake, i-engage mo yun para using gear lang ang gagamitin yung motor. So that's all mga ka-dreamers. Maayong adlaw mga ka-dreamers. No? So ngayong araw mga ka-dreamers, ang video natin is kung paano nga ba kami magbira ng angkla. Since marami nagre-request nito, ito na nga. Let's go! So first step mga ka-dreamers, no, is kailangan mong i-remove yung nakalashing sa chain para hindi umaray yung chain. No? So yan yung nakalashing sa amin para hindi umaray yung kadina. So yan, i-remove na ng aming EB para sa pagbira walang problema. So ayun na nga, libre na yung chain para sa paghila. So second step, you should on the motor para sa paghila. Push the green button and on na yan. Third step is check kung naka-engage ba yung gear ng angkla. So engage naman sa amin dito. So all set na. And then fourth step is i-open mo yung brake ng windlass. Para paghila, mahila siya kasi naka-open na yung brake. At kung kapag hihilain mo na naka-brake naman, masira yung brake. So, may trabahoin na naman si Bukyo. So, dapat open brake talaga yan. Kasi naka-engage naman yung gear doon. So, sa pag-open mo dyan, hindi na yan area. So ang in charge sa pagbira ng angkla is Buson. Siya yung nagmo-monitor dito sa angkla kung ano ng status dito sa forward at nire-report niya doon kay kapitan. So kanina nagtanong si Apat kung ready na ba daw kami dito sa proa, and then Buson said all is ready. So that's why nag-command si kapitan na magbira na, and then Buson sign sa EB na magbira na. So yun na nga, binira na namin yung angkla dahan-dahan. So yan yung palatandaan, no, mga ka-dreamers, no, kung ilang shackles na. So bilangin nyo lang yun hanggang punta dito sa shackles, and then malalaman mo kung ilang shackles na. So 5 shackles na yung nahila namin. So 5, it means 5 shackles pala yung nahulog namin doon sa dagat kanina. So yan naman yung nakikita nyo na may tubig na lumalabas. Yan yung tinatawag na anchor wash. So ginagamit yan sa pagbira ng angkla para yung angkla is malilinisan naman. Kasi minsan, pag mag-arya ka ng angkla, minsan ma-mud yung dagat, yung sabid ng dagat. So pagbira mo is maraming mahila na mga rumi. So kaya need magpaano ng anchor wash para malinisan naman yung angkla at kadina ng angkla. So since medyo mataas-taas pa yung hilain natin kasi 5 shackles pa yun kanina, so i-fast forward na lang natin para mas mabilis na matapos. Yun na nga mga ka-dreamers, no, 1 shackles na lang ang natira, so it means malapit na nating makukita ang angkla. So ayun na nga mga ka-dreamers, no, nakikita na natin yung angkla. So kapag ganyan mga ka-dreamers, no, na yung angkla is wala na sa tubig, our bosun will report to the captain that anchors away.
So, yun, nag-report na si Boson sa kapitan namin. And then, aantayin na lang namin na yung angkla is papasok na, and then mag-report na naman ng anchors home. So, yan, malapit na. O, tingnan nyo mga ka-dreamers, maraming dumi, diba? So, yan yung gamit ng anchor wash. Para mabawas-bawasan naman yung Romeo, tatanggal yung mga Romeo. So, yun, magre-report na si Boso ng anchors home, and then finish. And then we will lashing the anchor and then finish.